Nagbabala po ang mga labor contractor laban sa plano ng pamahalaan na tuluyang alisin ang kontraktualisasyon. Ayon sa Philippine Association of Legitimate Service Contractors o PALSCON, maraming Pilipino maaaring mawalan ng trabaho kapag itinuloy ang hakbang. Yung hiring has been put on hold because of the fear nga that these people would be, they would be forced to ano, to absorb and regularize all these employees. Apektado rin naman ang competitiveness ng Pilipinas, lalo na sa industriya ng manufacturing at retail. Posibleng magsialisa ng mga kumpanya at lumipat sa mga mas maluluwag na ASEAN countries. Hindi na natin maiiwasan that Philippines is now part of the global supply chain. So kapag tinanggal mo yan, yung flexibility na yan, investor could just pull out their investments and bring into other countries. Si PALSCON President Roda Caliwara, nauna nang inamin ni Labor Secretary Silvestre Bello na mahirap na tuluyang tanggalin ang lahat ng uri na kontraktualisasyon, lalo't mayroong ilang set-up ang pinapayagan ng batas katulad ng mga seasonal at project-based employees. From the business point and practical point, kasi siyempre yan to ano, allow some form of contractualization. Yan ang position ko. Si Labor Secretary Silvestre Bello. Wala sa batas ang pagtanggal sa kontraktualisasyon. Itong iginiit ng Employers Confederation of the Philippines sa harap ng babala ng mga labor contractor na posibleng maawi sa kawalan ng maraming trabaho kung tuluyan ang aalisin ng pamahalaan ng kontraktualisasyon sa panayam ng DZM. Sinabi ni ECO President Donald D. na ang sinasabing tatanggalin ay ang tinatawag na 555 ENDO. Ngunit hindi tatanggalin ang contract employment. Sa kabila nito, makikipagtulungan na niya sila sa pamahalaan at susundin kung ano ang ipatutupad na batas. When they say contractualization, they're equating it to sa 555 ENDO. In that sense, if you equate it to sa 555 ENDO, eh talagang wala yung contractualization. Pero ang contract employment, hindi po tinatanggal. Wala nagtatanggal doon. Nasa labor code yung employment system na yun eh. You cannot just take it out. Si ECO President Donald D. Target ng Department of Labor and Employment na mailabas bago mag-Disyembre ang malinaw na patakaran kontra ENDO o kontraktualisasyon. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Labor Undersecretary for Workers, Welfare and Protection si Riyako Lagunsad, natatapusin lamang nila ang Labor Summit sa Mindanao at Visayas bago magpalabas ng direktiba laban sa ENDO na nindigan ng DOL. E na kahit kontra ang ilang kumpanya, tuloy ang pangako ng pamahalaan na wakasan na ang kontraktualisasyon at mabigyan ng matatag na trabaho ang mga manggagawa. Sa pangkalahatan, napakahalaga na ang manggagawa ay maging regular. Ito yung pinakang logic niya. Yung kanyang expectation ng future income stream ay predictable. Ibang-iba ang quality ng buhay ng mga manggagawang may security of tenure. Ibinalita naman ni Lagunsad na mahigit sa 18 manggagawa ang naging regular matapos sumalang sa orientasyon at makausap ang mga employer mula sa fast food, restaurant at manufacturing sector.